Ang ituturo ko po kayo sa inyo ay kung paano po magtanim ng kamote. Ayan po. O ang natawag nating sweet potato na may scientific name na Ipomea batatas. Ang sweet potato po ay isang halaman na belong to bindweed or morning glory. Yung mga halaman po na gumagapang na napakatitingkad yung mga bulaklak sa umaga, pero sa hapon ito na po ay nalalanta. Ang bulaklak po nito ay hugis kampana po ang mga bulaklak na pang ito. Ito po ay tinatawag nating morning glory. Okay. Ito po yung mga halaman na namubulaklak po ng matitingkad sa umaga na hugis kampana. Pero sa hapon, ito po ay nalalanta na. Kasama rin po ito sa root plant or vegetable or tuberous plant. Ito po ay isang uri ng root crop na gumagapang sa lupa or nagiging vine at ay yung kanilang dahon ay hugis puso or heart shape po. At ginagawa rin pangsigang, at ito rin po ay kinakain sa pamagitan ng kanyang young shoot and leaves. So yan po ang katangian ng halamang kamote or Ipomea batatas or sweet potato and locally named as kamote. Ang halaman pong ito ay isang tinatawag nating superfood kasi ito po ay kompleto sa vitamins and minerals, kaya tinawag nating superfood. Kaya lang sinabi ko kanina, ito po ay very rich in beta carotene for our immune system, prevent vision loss and promote eye and heart health. So ito rin po ay napakaraming antioxidants, kaya po ito ay tinawag nating superfood dahil it fights cancer po. Okay. So rich in fiber for a healthy gut or intestine, at fight and prevent chronic diseases just like high blood pressure, heart attack and diabetes. It also maintains the working condition of our organs at saka yung system sa ating katawan. So yan po ang mga dulot ng kamote na yan. So magtanim na po tayo. Halina na po kayo at magtatanim na po tayo. So ngayon po ay magtatanim na po tayo. Bale, dalawang pamamaraan po ang ituturo ko sa inyo. Ang una po ay itong mga ganitong ugat niya. Yung root crop niya mismo po ang itatanim natin. Kung napansin niyo po, ito po ay may mga tubo na. Ayan. Pinatubo ko yan. Pinatubo ko po yan para po mayroon akong magagamit na planting material. Ito pa yung isa. Ayan. Okay? Ayan. May mga tubo na po yan. Ang pangalawa naman po is straw cuttings. Ayan po. Cuttings po ang gagamitin natin sa pagtatanim natin sa pangalawa. So, dalawa po ang gagamitin natin pagtatanim dito. Yung cuttings at saka yung kanyang roots mismo. Okay? So, itong roots na to na may tubo lang ganito ay madali lang po itanim yan. Kagaya ng sinasabi ko po sa inyo, kung magtatanim na po tayo ay ganito na. Yung meron na pong mamasa-masa. Okay, matubig na ganyan. Ayan. Para kapag nakapagtanim na kayo, kahit hindi na didiligan niya ng 1 week, okay na po yan. Okay? Okay. Pati sa kabila, ganito rin po. Okay. So dito, cuttings ang ilagay natin. Ito naman sa kabila ay itong mga tuber niya. Okay.
tuber or root crops. Okay. So, kasi ang tawag po sa root crops ng kamote ay tuber din po. Okay. So, let's go. Dagdagan po natin ng tubig ito kasi nawala na yung tubig. Okay. So, ganito lang po yan. Itanim natin itong tatlong ito dito. Okay. Dapat po nakalabas ang kanyang tubo. Okay. So, ganyan lang po. 1, 2, and 3. Okay. So ayan na po, tapos na po itong isa. Ayan po, oh. Ganyan lang po. So tapos na po tayo dito sa tuber na itanim din natin. Okay, next. Ito naman cuttings. Okay, itong cuttings po ay dapat 12 inches po ito kahaba. At kailangan po ay ibaon natin sa lupa ito ng mga 3 to 6 inches po. Okay? So, itanim na po natin. Magtanim tayo ng 4 dito. Okay. Dapat, sa pagtatanim po nito, kung sa talagang malawak na lupain ay itanim po natin ito with a distance of 10 by 18 inches apart, or pwede ninyo pong itanim dyan ng 36 by 60 inches po. So pwede rin po nyo itanim ito 12 inches by 36 to 48 inches. Okay, pwede po yan. Kahit magkakalapit, okay lang po yan. Okay? Ganyan po ang kainaman ng halamang ito. Pero alam nyo ba na ang kamote ay voracious eater of nutrients. Matakaw po yan sa nutrients sa lupa natin. Okay? Tignan na po natin. Pwede rin po kayo maglagay ng dalawa sa isang hill. Pwede rin po isa. Okay? So, ngayon, ang ilagay natin ay isa lang po sa bawat hill. Okay? 1, 2, 3. So na po, tapos na po tayo. Kung napansin nyo po ay recycling lang din po ang ginawa ko, ang ginamit ko, mga plastic bottle po yan sa ng mga tubig sa round at saka sa isilid po. Okay, so ganyan lang po ang pagtatanim po dyan ay 12 by 36 inches or hanggang 42 inches apart, at kailangan ibaon nyo sa lupa ito ng hanggang sa 3 or 6 inches po. Okay? Maaani nyo po ito after 3 to 4 months or 90 to 120 days. Yung mga tuber niya. Pero, sa kanyang mga shoots, kapag mayroon ng shoot yan, pwede nyo nang ulamin. Yan po ang kagandahan yan. Okay? So, yan po ang kanyang pamamaraan ng pagtatanim. Ngayon po ay tapos na tayo sa pagtatanim. Ipapakita ko po naman sa inyo ang mga tanim kong mga kamote.
So ayan po, ipapakita ko po sa inyo ngayon ang bulaklak ng aking tanim na kamote. Ayan po. Bell shape din po siya. At matingkad po, kulay violet po sa bandang loob niya, oh. Bell shape. Ito po ay kasama rin sa Morning Glory, kaya ganyan ang kanyang bulaklak. Isang araw lang po 'yan. Na ganyan. So, kapag may mga bulaklak na po ang inyong mga halamang kamote, ibig sabihin na niyan ay na-develop na po ang kanyang roots o ang kanyang tuber. So, ganyan po. So, ipapakita ko sa inyo ngayon ang tuber ng aking halaman na kamote. So, ayan po. Na nakalagay lamang din po sa plastic na container. O, ayan po. Tingnan ninyo yan, o. Yan. Meron na po yan. One. Isa na po yan. Nakalagay lang din sa baldiyan, no? Pero tingnan ninyo, namuo pa rin yung kanyang root o yung kanyang tuber. Ang root o tuber po ay dyan na i-store yung starch at nutrients ng halaman. Ganyan po. So, tingnan ninyo, meron pa rito sa banda rito. Yan. Yan, no? Oh. Yan. Tuber po yan, root po yan. Okay? Meron pa po din isa rito, sa banda rito. Oh, tignan niyo yan, oh. Oh. So, bali tatlo po yan. Kasi in 3 months time, pwede na po i-harvest ang mga tuber o roots ng ating kamote. Yan po. Yan po, tatlo. Okay. Puti ang variety nito. Ang tuber niya is puti. May mga yellow, may mga orange, may mga violet. Ganyan po ang mga variety kasi dito. Ito ay yung puti po. Okay? So, takpan po natin para hindi maging green. Para ganyan, no? Na-expose kasi yan sa sunlight, kaya naging green na. Takpan po natin yan pag maging white ulit. Okay? Takpan na po natin yan. So, magtanim-tanim na rin po kayo. Kung nagagawa ko, ay magagawa nyo rin po yan. Okay? So ayan po, ipapakita ko po sa inyo ngayon ang bulaklak ng aking tanim na kamote. So ayan po, yung mga tanim kong kamote, nakalagay po sa container. Ito po yung mga pinaglagyan ng mantika dati. Ayan po, oh. So ayan po, recycling din po yan. Ayan. So dalawa po yan. Ito naman ay nasa ano na siya. Mga recycled na balde na po 'yan, oh, 'yan po. Okay, diyan pa. Pwede na pong talbusan 'yan. Oh. Kinakain natin 'yan as greens, pa salad 'yan po, ganyan. Ah, 'yan po. So, 'yan po. Oh, recycling po 'yan. So, ganyan po ang mga tanim kong mga kamote po. 'Yan. Ayan. Oh. Okay. Okay, itong isang to mayabong, oh. Pwede na pong talbusan 'yan. Kung wala kayong panigang, pwede na po 'yan. Kung makukuha lahat ng talbos niyan, meron na kayong ulam. Pang salad po. Oh, ayan po. Okay. Okay. Ayan po. Okay, so ganyan po lamang. Magtanim-tanim lang po tayo para mayroon po tayong ulam. Libre po. Hindi tayo bibili. Sigurado pa tayo dyan.